Siya po sa lahat ng mga Satorians dyan. Yun yung sinasabi ko kanina. Dugtong natin yung sinasabi ko kanina tungkol sa pagbabago. Tungkol dun sa susi. Pag alam mo na, na sabi nga nila, huwag mong itolerate. Kasi pag alam mong mali na, bakit mo siya itotolerate? Hindi na makakabuti sa kanya yun. Mas maigi, sabi ko nga sa inyo na, i-correct mo yan. Kasi pag naging palaasa ang isang tao sa'yo, at ikaw rin ang mga problema sa hinaharap, sakit ng ulo yan, sabi ko nga sa inyo. Magiging palaasa sila sa'yo, magiging sakit ng ulo sa lahat ng naririyan. The more na nagiging palaasa at sakit ng ulo, ay mahirap. To the point na sabi nga nila, they nag-i-expect ng something sa iyo, ang mga tao. Kailangan minsan, ay hindi rin preparing abusuhin ka ng ibang tao. Kailangan alamin din yung mga boundary natin. Sabi nga, ang pagtulong sa kapwa, ay ibabase mo rin, halimbawa, sa kakayahan na meron ka. Pag wala kang kakayahan, sabi nga nila na, konti lang kakayahan mo, huwag mong parsahin. Ano saan eh? Iyano mo rin yung sarili mo. Inulit ko yung sinabi ko kanina, don't feed a man fish, teach a man how to fish, and he will not be hungry forever. Alam niyo po ba yun, yung kasabihan na yun? Turuan mo, sabi nga yung ano, turuan mo yung isang taong mamingwit o mamuha ng isda sa karagatan. Hindi yan magugutom. Forever yan, sabi siya, forever na hindi magugutom yan. Kasi nga, tinuruan mo siyang maging independent. Hindi magiging dependent siya sa iyo. Kasi nga, tinuturuan mo siya ng, ano ba, tinuturuan mo siya maging palaasa sa iyo. Paul yun, useless yun, sabi niya. Hindi mo siya tinuruan na maging ano, maging, tsaka may mga tao, sabi ko nga sa iyo, yung susi na sinasabi ko nga. Ang tao rin mismo, ang naglalagay ng kanyang pagkalugmok sa kanyang sarili. Kasi nga, hindi niya kayang magbago. Bakit kaya hindi umuulnad sa kanyang sarili? Kahit anong pilit niya, sasabihin niya, sisisihin niya pa ang Diyos. Pinabayaan niya yata ako ng Diyos. Hindi yata pinapakinggan ng Diyos yung panalangin ko. Hindi. Ang Diyos, nakikita ka niya eh. Ang problema, may mali sa iyo. Ang nangyayari sa iyo, hindi mo magawang magbago. Hindi ka magbago eh, kasi kailangan mo magbago. Kasi pag nagbago ka, yun yung paraan, sabi ko, yun yung mga paraan, sabi nga, na pag nagbago ka na, o di unti-unti, ayos ang buhay mo, magiging maayos, giginawa ang buhay mo. Kasi nga, nagbago ka na eh. Pero kung hanggat hindi ka pa rin nagbabago, paulit-ulit lang yung cycle ng buhay mo, magtaka ka na. Sabi mo sa sarili mo, may mali ba sa akin? Ay, talagang malaking mali mo sa sarili mo. Talagang malaking mali. Kasi imaginein mo, binigyan ka ng chance ng ama. Binigyan ka ng mga taong tutulong sa'yo. Anong ginawa mo? Sinayang mo yung pagkakataon. Halimbawa, may nagbahagi ng tulong sa'yo. Binigyan ka ng tulong sa financial. Anong ginawa mo? Eh, nagsugal ka pa rin. Tuloy-tuloy pa rin ang pagsusugal mo. Baka yung masamang habit mo ay pinagpatuloy mo pa rin. Ibig sabihin, walang kang mararating. Walang mararating ang buhay mo. Kasi, yun na nga yung binigay niyang option sa'yo eh. Binigyan ka na nga ng Diyos ng option. Sabi niya, binigyan ka ng Diyos ng option para baguhin mo yung buhay mo. Ngayon, yung pagkakataon na yun ay sinira mo pa. Bakit kaya? Halimbawa, sa dinami-dami natanggap mong tulong sa mga tao, tapos hindi ka rin naman nagpatuloy at ang ginawa mo, bagkus ang ginawa mo ay nagsugal ka pa rin, naglulong ka pa rin dyan. Nagsabong ka pa rin, nagtaya-taya ka kung saan-saan. Inubos mo yung tinulong ng tao sa'yo, imbis na linangin mo, paramihin mo. Di ba? Paramihin mo yan, sabi niya, linangin mo, sakahin mo, sabi niya nila, para kang binigyan ng, ano, ng butil ng isang palay. Imbis na, ang ginawa niya, halimbawa na isang tao, nagutom siya, inilot. Hindi niya tiniis yung gutom niya. Niluto niya agad yung palay. Di dumating ang karulasan. Wala na siyang maisaing.
Kasi nga, ang ginawa niya, kinain niya na eh. Bakit kaya kung magtiis ka muna kahit saglit, huwag ka munang sabi niya magpalayaw-layaw dyan. Yung butil ng palay na ibinigay sa'yo, bakit kaya hindi mo gawin na, hindi mo gawin na ano, na, hindi mo gawin na yung butil na palay na ibinigay sa'yo, bakit hindi mo gawin na sabi ko nga sa'yo na subukin mo na paramihin yan. Subukin mo na paramihin yung butil ng palay na ibinigay sa'yo. Bakit hindi mo gawin na, hindi mo gawin na yung butil ng palay ay gawin mo, itanim mo at mamunga rin yan ulit. Imaginin mo yun. Kung paano parang gagawin mo lahat ay pinababayaan mo lamang. Nasabi nga nila nga, imbis na linangin mo ang mga bagay-bagay, ay binigyan ka nga ng budget, ginastos mo agad. Oh, parang walang pinagkaiba yan eh. Oh, di ba? Imbis na magtipid, o magano sabi nga nila, gamitin sa mga bagay-bagay. Makatulong sa kapwa. Eh, pinansugal pa. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, pag nagtumutulong ang Satorians, mga kapatid, huwag po nating isusugal ha. Ibili na lamang po yan. Kinakailangan itulong sa ating kapwa. O ibili na lamang po ng pagkain sa bahay, sa mga bata, sa mga tao. Mas kalulugdan ka ng ama eh. Pero kung patuloy ang pag-ano mo, pagkalulong mo sa sugal. Kaya sabi ko sa'yo, walang nanalo dyan sa sugal. Nakakalungkot lang iba, laging sasabihin, problema, problema, problema. Kasi nga, hindi may alis ang sugal sa buhay. Yun yun eh. Subukan mong alisin yung mga ganyang bagay-bagay. Magugulat ka, sasabihin mo, tama pala yung sinabi ni Maestro Bill ko, totoo pala yung sinabi niya. O, di ba? Kasi nga, hindi nga ginamit ang tama. Di ba? Hindi ginamit sa tama eh. Kasi pag ginamit mo sa tama, katulad sa karunungang lihim din. Di ba? Pag ginamit mo sa tama, mas marami ang biyayang dating sa'yo. Pero kung ginamit mo sa mali, sa tingin mo po ba ninyo, matutuwa ba ang ama sa'yo? Hindi. Kasi nga ginamit mo sa mali ang karunungang lihim na pinagkalob sa'yo. Bibihira ang pagkakataon, sabi ko nga sa inyo, nabibigyan ka ng pagkakataon ng ama na magkaroon ka ng mga ganyang kakayahan. Kaya sabi nga, sayang. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Diba? Ang hirap. Sabi nga, ang hirap. Ang hirap yung patunayan yung sarili mo. Habang sabi nga nilang iba ay nakatingin sa'yo. Paano mo idedepensa ang sarili mo? Paano mo gagawin yan? Kung ikaw mismo, sa sarili mo, ikaw mismo ang sumisira ng pagkatao mo. Hindi ba may mali? Kung ikaw mismo ang sumisira ng iyong pagkatao, ay sa paanong paraan ay ikaw rin ang gumagawa ng iyong pagbagsak. Kasi pag gumawa ka ng kabutihan, alam mo sa totoo lang, mark my words, sa lahat ng mga nakikinig sa atin, pag gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, pagpapalain ka ng Diyos, mga kapatid. Pagpapalain tayo eh, kasi sasabihin ng Diyos sa'yo, ay, mabuting tao to si Juan. Mabuting tao to si Maria, kasi nakita ko, talagang ano eh, mabait siya at nagbibigay siya ng tulong sa kapwa niya. Hindi siya nagbibilang kung ano yung kaya niyang ibigay sa tao. Bibigyan ko pa ng maraming biyaya itong tao na to, kasi ano siya eh, mabait siya eh. At talagang makikita mo na talagang ginagawa niya lahat ang pagtulong sa tao. Pero kung nakita naman, binigyan ko siya ng biyayang kakayahan, hindi niya naging makasarili itong tao na to. Sa tingin po ba ninyo, matutuwa ba ang ama na nagiging makasarili tayo? Hindi. Pag binigyan ka ng ama ng isang kakayahan, ishare mo yan. Yan. Ishare mo ang mga bagay na pinagkaroon niya sa'yo. Diba?
Yun ang mga sinasabi ko sa pangkalahatan na dapat nilang isipin. Kaya nga, huwag kang magulumihanan pag may mga ganyang bagay. Share your blessings, share your knowledge, di ba? Kapag hindi mo share yung talent mo, di ba? Alam mo ba, hindi magiging talent ang isang talent kung hindi mo sinishare, hindi mo pinapakita sa iba na anong kakayahan na meron ka. Sabi nga nila, hindi mo share yung talent mo, hindi mo share yung kaalaman mo. Paano magiging kaalaman, magiging talent, o magiging talent yung isa, o yung isa, magiging gift yung isa, o talent? Sasabihin na may gift ka, sa paano, paano may papakita? Ipakita mo. Show your talent, show your gift. Show you, sabi nga nila na you cares to other people, na may malasakit ka. Katulad ng sa Torians, may malasakit sa mga taong naririyan. Nandun yung malasakit. Diba? Kaya minsan ang susi sa mga bagay-bagay, ang susi, sabi nga nila, ikaw rin mismo sa sarili mong pagkatao. Yun ang susi na sinasabi. Eh kung nabubuhay ka naman sa puro inggit, galit, selos, at puro kalokohan lang naisip mo, sabi nga magiging alipin ka ng inggit, galit, at selos. Pero kung magiging alipin ka ng kabutihan, ay napakagandang bagay. Sabi ko nga sa inyo, ang maging isang alipin ng kabutihan ay napakasarap taglayin ng isang tao. Kapag naging alipin ka ng kabutihan, ay magiging mabuti kang kawal ng ama. At ang iyong pagtulong sa mga tao, sa iyong kapwa, ay nangangahulugan lamang na ipinapakita mo ang pasasalamat mo sa ama sa bawat biyayang natatamasa mo. Sabi nga, binigyan ka ng biyaya ng ama, bakit hindi mo i-share? Bakit hindi ka gumawa ng kabutihan sa kapwa mo? Bakit hindi mo i-share? The more you are keeping something from your side and hindi mo i-sinishare yung mga bagay na yan, yan po ay isang tanda ng pagiging isang makasarili. Sabi nga nila, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. No man is an island. Kaya sa mga taong naririyan, mapa sa spiritual man, physical, mental o emotional, sabi nga nila, maging isang gabay ka rin. Hindi naman masama na maging gabay ka sa kapwa mo. Hindi sa paraan na maging mayabang tayo o anuman, hindi ganun. Ito ay isang paraan na paintindi mo sa mga tao na naririyan ka rin, na ikaw ay tao rin at handa kang tumulong sa tao, handa kang, sabi niya, kalingahin din ang kapwa mo. Kasi tao ka rin eh. Hindi habang buhay ang estado mo ay nasa taas ka, nasa tugatog ng iyong tagumpay, naruroon ka. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Ang pagtatanim ng kabutihan sa kapwa, sa pagdating ng araw, ikaw rin ang naaani nun. Sa mga kabutihan ipinagkakalob nyo katulad dito sa atin, sa ating hanay, sa Satorians, na nakikita nyo ang kabutihan ninyo, ipinapakita nyo ang kabutihan nyo sa atin, napakalaking tulong yan, yung kabutihan pinagkakalob ninyo. At nakikita ng ama yan. Yung bawat kabutihan na binibinabahagi nyo, may bilang sa ama yan, nakikita niyan, binibilang niyan. Sasabihin niya, napakabuti pala ng taong ito. Sige, magpapasya ako. Babasbasan ko itong taong na to. Kasi nakita kong kabutihan niya. At siya ang karapat-dapat magtaglay ng mga bagay-bagay na kakailanganin niya sa inaarap. Alam niyo, sarap ng pakiramdam pag ganun. Na nakatanggap ka ng biyaya mula sa kalangitan, mula sa Ama. Dahil nakita niya, ang kabutihan mo, ang susi ng lahat ay yung kabutihan ng puso mo, yung nilalaman ng puso mo. At tinanggap mo yung misyon. At bukod pa doon, kinikilala ka ng Ama at kinikilala ka ng kanyang mga mabubuting lingkod na nilikha rin niya para tumulong sa iyo, ang mga mabubuting gabay. Ang pagkilala ng Ama sa iyo bilang isang mortal o bilang isang, sabi nga sa spiritual na katayuan mo, meron kang sariling misyon. Kinikilala ka ng Ama, kikilalanin ka rin ng kanyang mga alagad o ng kanyang mga isinugo para tumulong sa mga tao sa iyong pagmimisyon. Yan po ang malaking kalagahan ng pagkilala ng Ama sa iyo. Kaya sabi ko sa inyo, di ba? Sikapin na ilapit ang sarili sa Ama, mangusap kayo doon, gawin niyo lahat ng paraan. Dahil yun po ang magdidefine sa iyo.
maraming mga tao ang nag-isip makapangyarihan sila, kukonekta lang sila sa kanilang mga elementong gabay, makapangyarihan lang. Mali. Which is mali. Bakit hindi mo tumbukin ang nagluluklok o ang nagbibigay ng kapangyarihan sa pangkalahatan? Direct passes ka doon. Ang sarap ng pakiramdam na hindi nagawa ng iba. Yan po ang mensahe ni Maestro Virgo sa pangkalahatan na kailangan ang pinakasusirin ay ang pagbabago mo sa sarili mo. I-share mo ang sarili mo sa ibang tao para sa pangkalahatan pangkabutihan. Huwag mong ipagdamot ang kung anong meron sa iyo, ang kakayahan na meron ka. Katulad ng ginagawa ko sa ngayon sa pangkalahatan. Ito po ay hindi pansarili lamang. Bagkus ay makakatulong sa mga tao na kailangan ng tulong. Yun ang tiyatawag nilang ultimate gift and ultimate talent na ibinigay sa iyo ng Ama na hindi kayang bayaran o hindi kayang tumbasan sa material na pag-uuri din ng kahit sino paman na kayang tapatan. Hindi nila matatapatan yun. Na sa iyo lang ipinagkalob ng Ama kasi alam niyang karapat dapat ka at ikaw lang yun. Ikaw lang yun, wala nang iba. Maraming maraming salamat po hanggang sa muli po. At nakagawa na naman tayo ng panibagong obra. Yan ay karugtong ng aking mensahe kanina sa pangkalahatan. Hanggang sa muli po at God bless po sa inyo sa lahat. Sa Tor Arepo Tenet Opera Loras, Deum Bos Biba Santum Inti. Yausua Masaya, Yausua Masaya, Yausua Amasaya. Hanggang sa muli po.